Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito, Kaperson. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga bagay na dapat mong iwasan kapag ang taong kasama mo or kausap mo ay hindi mo pa lubusang kilala. Okay, simulan na natin. Isa sa mga bagay na dapat mong iwasan kapag ang taong kausap mo ay hindi mo pa lubusang kilala. Pagiging sobrang madaldal. Huwag kang maging self-centered. Yung tipong ikaw at ikaw lang ang nagsasalita. Siyempre, bigyan mo rin ng time yung taong kausap mo na magsalita para naman nakikilala nyo ng lubusan ang isa't isa. Mas maganda nga kung magpa-mysterious ka muna. Siya yung gawin mong sentro ng discussion nyo. Kasi sa ganyang paraan, magiging magaan yung loob niya sa'yo at may isip niya na okay kang kasama, okay kang kausap kasi willing kang makinig sa mga pinagsasasabi niya. Yes, sinabi ko na mas maganda kung magpapa-mysterious ka muna. Pero hindi ko naman sinasabi dito na huwag ka nang magsalita. Magsalita ka pa rin para naman nagiging maganda yung usapan nyo. Basta huwag ka lang magiging sobrang madaldal. Dahil kapag sobrang madaldal ka, susunod hindi ka nakakausapin ng taong kausap mo. Dahil sigurado ako na yung taong kausap mo gusto rin magsalita niyan. Isa sa mga bagay na dapat mong iwasan kapag ang taong kasama mo or kausap mo ay hindi mo pa lubusang kilala. Pagyayabang. Yes, masarap nga naman talagang magyabang, masarap mag-flex, lalo na kung may maipagyayabang ka naman talaga. Pero tandaan mo na hindi mo pa masyadong kilala yung kausap mo. Di mo alam kung ano yung isipin niyan sa'yo kasi nga masyado mong piniflex yung mga bagay na nasa sa'yo na. Nakapagpundar ka na ng ganito, nakabili ka na ng ganito, nakapasa ka na sa ganyan. Mas maganda kasi kung magpapaka-humble ka lang at hayaan mo na ma-discover ka ng ibang tao sa paglipas ng panahon. Di mo sinasabi sa akin na ikaw pala yung may-ari ng sikat na milk shop dyan? Hindi mo sinasabi sa akin na marami ka na palang naipundar? Hindi mo sinasabi sa akin na dalawa na pala poche mo? Never kang nagyabang, never kang nagmalaki, aba okay ka? Mga ganyang halimbawa, mas masarap kasi sa pakiramdam kung magugulat na lang yung ibang tao sa kung anong meron sa'yo kesa dun sa pagyayabang, sa pagfe-flex ng bagay na meron sa'yo na wala namang pakialam yung ibang tao dun. Hindi ko sinasabi dito na masama mag-flex ha. Mag-flex ka pa rin paminsan-minsan para lang may express mo yung sarili mo. Pero wag mo lang ulit-ulitin yan, lalo na kung hindi mo pa naman kilala yung isang tao. Isa sa mga bagay na dapat mong iwasan kapag ang kasama mo or kausap mo ay hindi mo palubusang kilala. Pagsigaw-sigaw, pagsasalita ng may malakas na boses. Applicable ito kapag nasa public place ka. May mga time kasi na kapag kasama natin yung mga kaibigan natin, kausap natin sila, na-excite tayo. Yes, hindi mo kausap yung mga taong nasa paligid mo, pero dahil nasa public place ka, there is still a communication sa kanila. Nakakapag-convey ka pa rin kasi ng message sa kanila na ang ingay-ingay mo kasi ang lakas-lakas ng boses mo kapag nagsasalita. Marami kasing tao na kahit nasa public place, nagre-relax sila. Respeto na lang natin na maging tahimik at hindi na makaabala ng ibang tao. Magmumukha ka kasing papansin kung ang lakas-lakas ng boses mo pero ang lapit lang naman ang kausap mo. Yung iba, pag-iisipan ka pang tagabundok. Mas mainam kung tahimik lang tayong magsalita. Be professional. Isa sa mga bagay na dapat mong iwasan kapag hindi mo pa masyadong kilala yung taong kausap mo. Pagmumura. Kapag hindi mo pa lubusang kilala yung isang tao, syempre iwasan mo muna yung magmura. Kung palamura ka. Kasi iba-iba naman tayo ng religion. Iba-iba naman tayo ng paniniwala. May mga taong komportable na nagmumura sila. At may mga tao rin namang hindi sila komportable sa taong mahilig magmura. Kaya kapag hindi mo palubusang kilala yung taong kausap mo, para maipakita mo kahit papaano yung pagiging professional mo, pigilan mo muna yung pagmumura mo. Kasi kahit saan nating tingnan, masama naman talaga magmura eh. Kung ikaw na pala mura, kapag nagkaanak ka or yung anak mo ngayon, tuturuan mo bang magmura? Hindi, di ba? Isa sa mga bagay na dapat mong iwasan kapag hindi mo pakilala ang isang tao. Magpatol sa gulo. Halimbawa, nasa public place ka. Sinungitan ka ng isang tao. Minura ka, sinigawan ka. Wala kang gagawin kundi magtimpe. Huwag ka nang pumatol. Maliit na bagay lang yan, kaya hindi mo na dapat pag-aksayahan ng oras. Hindi mo kilala yung mga taong yan eh.
Di mo alam kung ano yung pwedeng gawin sa'yo. Nakakababa nga naman talaga ng pride, no? Kung gagawin sa'yo ng ibang tao yon, hindi mo naman kilala. Parang pinag-iisipan mo tuloy yung sarili mo na duwag ka kasi hindi mo pinatulan. Or iniisip mo na isipin ng ibang tao na duwag ka kasi hindi ka pumatol, hindi ka lumaban. Ako na magsasabi na okay lang yan. Mas mabuti pang pag-isipan na duwag ka sa maliit na bagay lang kesa naman pagsisihan mo yung isang bagay dahil nasa kulungan ka na or nasa ospital ka na. Isa sa mga bagay na dapat mong iwasan kapag hindi mo palubusang kilala yung taong kausap mo, magkukwento ng tungkol sa personal mong buhay. Walang pakialam ang ibang tao sa mga narating mo sa buhay, sa pagfe-flex mo, sa pagyayabang mo. Pero interesado sila sa mga problema mo or sa personal mong buhay. Kasi chismis yan eh. At dahil hindi naman natin kilala or lubusang kilala ang isang tao, hindi natin ito ibibigay sa kanila. May mga tao kasing first meet pa lang, kinukwento niya na kagad yung personal niyang buhay. Kinukwento niya na kagad yung problema niya sa asawa niya, problema niya sa anak niya, problema niya sa relatives niya. Okay lang naman yan eh. Kung magiging kaibigan niya yung taong kinuwentuhan niya. Eh paano kung hindi? Magiging kaaway niya pala pagdating ng panahon. Maaring gamitin ito laban sa kanya, di ba? Kasi weakness niya yun. Kung tayo mag-uusap at hindi pa tayo lubusang magkakilala, pero magkukwento ka na kagad ng personal mong buhay, para sa akin okay lang yan. Dahil dumating man yung panahon na maging magkaaway man tayo, hindi ko yan gagamitin laban sa'yo. Kasi pinagkatiwala mo sa akin yan eh. Ang tanong, kung sa ibang tao kaya, ganun din kaya yung gagawin nila? Di natin sigurado, di ba? Isa sa mga bagay na dapat mong iwasan kapag hindi mo palubusang kilala ang isang taong kausap mo, pang-aasar. Kung palabiro ka talagang tao, may sense of humor ka, yes, magbiro ka na. Pero huwag kang magbibiro tungkol sa isang tao, sa itsura ng isang tao, sa forma ng isang tao. Kasi may mga taong hindi komportable sa ganun. Hindi pa nga kayo magkakilala eh. Tapos magbibiro ka kagad ng tungkol sa kanya. Kung komedyante ka talagang tao, huwag mong isipin na lahat ng lugar na pupuntahan mo, comedy bar. Yes, sa comedy bar, pwede yan. Pwede mong gawing katatawanan yung isang tao. Pero sa taong hindi mo pakilala, bilang pagrespeto, maging mindful ka sa mga biro mo. Magbiro ka na tungkol sa sitwasyon na nararanasan nyo ngayon. Magbiro ka na tungkol sa lugar na pinuntahan nyo ngayon. Pero huwag tungkol dun sa taong ngayon mo lang nakilala. At yun yung mga bagay na dapat mong iwasan kapag ang isang taong kausap mo or kasama mo ay hindi mo pa lubusang kilala. Nagustuhan mo ba yung content natin ngayon? Kung nagustuhan mo, like mo naman. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Subscribe mo na yan. Dahil dito sa channel na ito, nag-upload ako ng tungkol sa mga bagay na pwede pa nating matutuhan sa buhay natin.